Mula sa seryosong etablado ng teatro, nakuha niya ang kilite ng primetime TV, patok na Very Funny Girl Next Door sa takilya at suwak sa septic tank ng indie films. Mga bayaw, halina't makipag-dubi-dubi-doo kay Yuji Domingo. Nakabahan ako eh. Ha? Nakabahan talaga ako. Ako rin naman. Pero parang hindi siya yun eh, kasi parang sobrang payat niya ngayon. Oo nga. Pumayat ako sa play. Talaga? Oo. Uy, mga tol, welcome na naman sa isang episode ng Wasak. At ngayon, kasama natin dito siya para i-promote ang I Dubi Dubi Do. Grabe yung ano ah, siyempre, yung hiwa ah. Kasi ano yun, I Dubi Dubi Do. Hindi yung I Dubi Dubi Do. Kasi mahilig sa ano to eh. Sa I. Mahilig siya sa I. Mrs. Polotan. Rose Polotan. Rose Polotan. Kanyang maiden name. Hindi ka naman kumakanta. Pagsayaw, ewan ko. Pero paano yung preparations mo sa ganitong klaseng proyekto? Siyempre, nag-voice lessons. Hindi, kumakanta naman ako nung elementary. Tapos biglang hindi na siya na-practice kasi napunta ako sa straight play. Yung ganun. Hindi talaga ako nag-focus sa musical theater. Because, di ba singing is a lot of discipline? Singer ka. May discipline ka. Wala eh. Sa play, iba ba kumakanta-kanta rin kayo doon? Eh, kasi course ko naman yun sa UP, so wala namang kaming choice. Kung ano yung gustong ipagawa, gagawin mo. Ang attitude ko naman kasi sa pagiging artista, you take the challenge, di ba? Tsaka huwag kang kampante na parang, porket sikat ka na, or porket kumikita ka na ng malaki, kaya mo na lahat. No. Kailangan nahihirapan ka pa rin. Kailangan nagpa-practice ka pa rin. Ano ba yung mga paborito mo kinakanta ko niya rin na sa video okay kayo? Hindi po ako mahilig sa video okay. Ay, hindi ka lang sa video okay. Magic sing lang. Ang paniniwala ko talaga, yung video okay, karaoke, ganun-ganun. Tama na ginagawa dun sa mga bars na may enclosed. Yun. Sumpa ng Diyos yun eh. Pag may kapitbahay kang kumakanta, mga ganun. Ano pong favorite na kanta niyo dun sa pelikula? Kanta sa pelikula? Di na natuto. Di na natuto? Oo, yun yung kanta ko. Di na natuto. Diyan ka na naman. Pero ikaw ba'y fan ng pinakamatinding fraternity sa Philippine music? Itong Apo Hiking Society. Fan ka ba ng Apo? Oh, yes. Yes, because... Kalaban namin yun eh. Taugama. Taugama ako eh. Compare mo sa straight acting, ano mas madugo? Yung singing and dancing and acting at the same time and doing drama and comedy in one full package na talagang aasahan nilang lahat ma-deliver mo. It's really time-consuming. It's 100% commitment. And it's an extra days that I allot for rehearsals. We give 2 days for rehearsals, another day for recording, and then during the shooting, meron pang mga actingan. So, nakakapagod yun. Parang gumawa ka ng mahabang-mahabang music video. Totoo! Paulit-ulit. At yun ang masarap doon. Ha? Talaga? Yun ang masarap doon. Nakakapagod. At saka hindi ka sure. Minsan talaga maganda yung hindi ka sigurado. Kasi minamani-mani mo na lang yung ibang mga roles mo eh. Pero alam mo, ang ganda talaga nung ano ha? Hindi na natuto. Ano? Andiyan ka na naman. Mukhang may pinaghuhugutan yan eh. Ano natin? Magugustuhan mo lalo pag napanood mo yung pelikula. Ito na naman, Chris Martinez. Parang lumalabas sa parang collaboration nyo talaga. Parang Scorsese at Robert De Niro. Ano ba meron si Chris? Taas ng level ah. Oh, sige, ano na lang. Tony Reyes at Vic Soto. Yan. Okay. Alam ko magpopular. Lagi blockbuster. Ano yung dynamics kasi nyo ni Chris? Bakit hit lagi yung mga tandem ninyo? Bilang writer, director at ikaw. Wow, thank you. Nasusubaybayan mo ba? Hindi naman. O nabasa mo lang sa... Nanaleksik lang ang talaga ako. Magkaklase kayo nung college? Hindi kami magkaklase. Magka-org kami sa UP. And then magka-housemates kami. Nag-last order ka ba? Hindi. So, ano yun? Last order sa Penguin? Hindi din sa restaurant. Sorry. Play. But when he was writing it, magkasama na kami. So, ganun he talaga. He wrote my first play. He directs my commercials. He wrote Kimidora. He wrote Babae sa Septic Tank. So, always with you in mind, yung mga scripts na ginagawa talaga niya? Yes. Oo. Kami na kapapansin. Tanong mo na. Nahiya siya tanongin eh. Nagubad ka rin ba sa theater? Usually, kasi sa... Oo, yun. Sabi sa'yo eh. Kasi sa Dulaang UP, laging may nakahubad dyan. Sa thesis ko, naghubad naman ako ng merong ano, may hindi mo basta yung basta naghubad lang. Sa thesis ko, talaga? Directed by Sir Tony. Hindi naman buong buo,
sa taas lang. Tsaka sandali lang, mga 2 seconds, tapos blackout. Pero nakakapagtaka, nakaubad ka. Salamat. Si Bart, mahilig din maghubad yan. Si Bart. Salamat. Nakakapagtaka, bukas pa yung ilaw. Siyempre, maghubad ka sa eksena, di ba? 2 seconds. Tapos nagpatay na yung ilaw, tsaka ka nagtatakit. Ang labo, di ba? At gano'n. Ngayon, kunyari, offeran ka ng gano'ng role. Sa panahon ngayon, patingin muna ng kwento. Kwento muna. Oo, kung kailangan. Hindi, panoorin niya yung IWW. Ayun. Pwede. Ang ganda nun. May breast exposure ka rin. May exposure. Itong mga nangyayari sa'yo, nagsisink in na ba sa lahat sa'yo to, Eugene? Ano ba yung nangyayari sa akin? Ano na eh. Ibang antas mo na eh. Ano eh. Pag sinaliksik mo yung mga nagagawa. Grade ano na ba ako? Pitong parang pelikula o sa isang taon sa lahat ng bida. Ano? Hirap mo eh. Oo. Iba eh. Hindi. Na-absorb mo na ba? Oo naman. Hindi naman na ako. You know, this came to me, all of these things na sinasabi mong highlight, at the right time, at the right age na sasabihin ko medyo matured na yung utak ko. You are still overwhelmed, pero mas malawak na yung understanding mo that this is given to you because more than being famous and or mas comfortable sa buhay, siguro may iba pang dapat kang isipin at gawin. Bakit sa'yo binibigay ito? Sa isang interview, ang ganda rin sinabi mo na very conscious ka na darating ang araw, maaring mawala lahat na ito. Of course. At nakabili ka ng isang malaking property sa South at balita ako. Hindi ako masyadong malaki. Hindi ako mahilig sa malaking property. Kasi, pero, kapitbahay mo si Chris Aquino. hindi masyadong kapitbahay. Hindi ko alam kung saan siya, pero hindi malaking property. Hindi ako mahilig sa malaking property kasi ayoko nang hindi ko nakikita yung space ko. Tsaka parang nakakapraning, di ba? Paano ka pumayat sa play? That's 2 hours. Okay. 2 hours na dire-diretso, walang cut yan. At saka, syempre, yung energy mo sa stage, tsaka yung paglakad, pag ano, ilang calories yon. At hindi naman ako nakakakain na parang... Biglang seryoso, no? Ha? From comedy, tas theater na seryoso, yung Bona, di ba? No, are you imagining the Bona film of Miss Noronha? It's not like that. It's an adaptation. Okay. It's contemporarized. Okay. Contemporarized, tama? Ng fan of today. The fan of today. Kasi lahat naman tayo fans, di ba? Yung lalaki ba doon, eh, nakapulang brief din ba siya? Nakapula ba si ano? Oo. Kailan mo napanood? Lagi yan. Magkakasunod lagi yan. Pag may mga classics sa cable, inevitably may pelikula, makapanood ka, nanandun na siya. Sunod na pelikula, nandun na naman siya. Hindi mo nasubukan yun. Pag sa cable, halos inevitably... Wala ko si own cable. Merong Eugene Domingo appearance in one way or another kung hindi siya kapitbahay, siya yung tita, siya yung yaya, teacher, mga ganyan, di ba? Talagang nagtsaga din talaga siya ano, no? Alam mo, kasi maraming ibang artista na talagang tumatanda na lang sila. Hindi sila nakakawala doon sa mold na yun. Ito ba sa'yo? Tingin mo, by sheer dumb luck? Or parang force of willpower? Combination yan lang. At yes, totoo. In our destiny, di ba? Kahit minsan kasi talaga parang hirap namang kunin itong gusto ko. Meron lang talagang mga taong may... magandang may stars, you know? Hindi mo talaga yan matuturo eh. Pinanganak kang may ganun. You just have to wait. Ako naman, I believe, lahat ng sinasabi nyo nga na, ano ba to? Swerte ba to? Lahat yan inintay ko. I waited for it and I was very patient. I have to learn, I have to practice, I have to establish a good relationship with everybody. Wala akong pinipiling kausapin. I value all the stories from different people. That's how I learn and how I enjoy the gifts. Kung nagkamali ka ng isa, chismis ka na sa iba eh. Sunod yan, laban ka na ng mga tabloid. Eugene Domingo, malaki na ang ulo. Nagde-demand ng sariling air content. Nasa level ka na ba? Tatayo, no? Nagde-demand ka ng air content? May kasama talaga yun sa ano, nanood ka ba ng septic tank? Medyo hawig yun sa akin. Yun sa mga... Hindi naman sa ano, yung parang
inaano mo yung kinokontrol mo yung storya. Hindi ganun. Mas nandun ako sa, please feed me well. Please put me in a very, ano, comfortable standby area. Please give me a cut-off. Ano? Kaya naman ako, naglalagay din ng cut-off kasi wala na rin, sabaw na rin eh, di ba? Pag tinawag ka ng alas 7 ng umaga, tapos 2 a.m. na, sabaw na rin. Artista pa yon. Anong oras tinatawag ang crew? 3 hours before us. Kamusta na sila? Sa trabaho mo, ano yung nakakapagpainit ng ulo mo? Akala ko yun, may maginit kong buka. Aside from that. Ang nakakapagpainit ng ulo sa akin kapag ka, may isang tao tayong kinatatakutan na parang, bakit? Na? Yan. Maraming ganyan. Oo. Bakit? Mga direktor ba yung pinag-usapan? Ay, hindi. So far, yung mga direktor ko talaga kaibigan ko. Kasi iba rin ang respeto ko sa direktor. At iba ang tingin nila sa'yo, siyempre. Ang hirap ng trabaho ng direktor. Iba talaga pagka-jamming mo talaga yung artista mo eh. Tsaka ano, iba eh. Tsaka dapat naiintindihan mo talaga yung vision ng direktor. Dapat ganun kayo. Hindi yung parang dito ako direct, dito ako. Ganun. And you follow your director. Your director is your mother, your father. Ano ang routine mo sa isang araw? I wake up at 7. Kahit gano'ng ako puyat? Oo. Sa edad eh. 23 ka lang, di ba? 25. Hindi naman ako ano dyan sa mga edad. I'm 41. 1971 ako. Year of the pig. Kaedad ko ba kayo? Mas bata ako. Yan, hindi ko na pinag-usapan. Hindi ko na narration. Okay. Wake up at 7. I wake up at 7. Whether puyat or not. And then, umiinom ako ng tubig, madami. Tapos... Bakit tubig? Obvious, no? Pero... Kasi nagdi-detox ako eh. Naging ugali ko na mag-detox. So, yun talaga yung pinaka-tamang paraan for the day, to start your day, para mas gumana yung mga laman-loob natin ng maayos. Kasi gano'ng karaming tubig ang iniinom? Diyos ko, sana sa isang araw, 2 litro. Or more. Paano ka naman nag-detox galing sa isang character? Nice. Parang ano, medyo typical na tanong naman yun. Lumalabas ako ng bansa. Otherwise, pag hindi ka lumabas ng bansa, na-absorb mo yung I really go out. Out of town, out of the country. Walk. Ano ba yung huling role na... Because you cannot internalize everything. You cannot internalize your role. You cannot believe the stories happening can happen in real life. Lalo pa ako, lagi ako may kapartner na gwapo, di ba? Napunta nga tayo dyan. Mukhang nananamantala ka na. Masin ko. Nakakarami ka na. Hindi ko nga alam ba't nila ako dinidikit sa mga ganun eh. Siguro papunta talaga ako sa hope. Pati si Andy lang eh. Oo. Okay lang tanong yan kung may dila ba pag may nanon. With tongue ba? Mahali ka. Kaya sa play mo, may ano ba yun? Oo, hindi ka pwede makipaghali ka ng ganun-ganun lang. Ba't sila FPJ? Ganun nga. Pwede ganun makisisi. O kaya yung parang magkikis na space niya pala. Oo, oh, di ba? Tapos pati yung mga panggagahasa. Pwede naman labi lang, di ba? Labi lang na ano. Hindi pwede eh. Kasi live yung... Gawin mo na. Anong totoo, di ba? Top 5 greatest movie performances of any actress para sa'yo. If I wanna watch good acting, ito yung papanoorin ko. Nora Honor is always there sa listahan ko. Nora Honor of most of her works. Isama na natin yung Bona, yung Himala, ganyan. Para sa akin kasi, mataas talaga ang paghanga ko sa mga talentong Pilipino. Mario O'Hara, sa entablado, lang, no? Sa pelikula, sa TV. Siguro sa lahat ng trabaho niya. May tahimik lang yun eh. Oh, may lalo na ngayon, tahimik siya. May sinabi si artista dati na, medyo nagpapanting daw yung tenga niya pag nakarinig daw siya ng artista na okay, parang mas gusto ko ang indie kasi indie parang feeds my soul. Pero parang it's a big irresponsible statement against, kunyari, mainstream acting that actually buys your car, buys you a big house, buys you all these comforts in life. So parang talaga, tingin mo, tama ba yung ganung viewpoint? Ang cute ng tawa niya. Ako kasi talaga balance ako eh. I respect everybody's ano, trip. No. Gusto mo mainstream tayo, alam mo, hindi
hindi ibig sabihin na pag mainstream parang madali. Mm-hmm. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na pag mainstream, walang kwenta, ganun-ganun. At naintindihan ko lang yan recently, nung na-experience ko sila ng pare-parehas. Well, that's a fact. Mainstream will buy your car, house and lot, will give you endorsements. But all in all, it's your image. Sa akin, balance lang. Bilang artista, balance, balance. Meron kang para sa kaluluwa mo, meron kang para sa bangko mo. May panahon ka ba para sa ganyan, mga matters? Kailan ba ang kasalang bayan? May mangyayari bang kasalang bayan? Baka na-accept ko na yan, parang hindi na yan pinipilit. Siguro na mga 39 years old ako or 38, iniisip ko yan, bakit ganun? Bakit wala? Bakit ganyan? Saan ba yung nakikita? Ano bang meron? Ano ba? Bakit? Ngayon hindi na, okay na. Ano ba hinahanap pa sa isang lalaki bukod sa magandang lalaki? Ngayon wala na siguro ako sasabihin na dapat ganito, ganito, ganito. Makikita mo na lang yun eh. Or makikita ka na lang niya, di ba? It's not always about yung physical or yung ano. So pwede yung may bigote, gano'n? Pwede. Pwede. Pero balita namin, mahilig ka raw sa mabango kasi ikaw mismo ay mabango din. Sino bang mahilig sa mabaho? Meron bang magsasabi na ang gusto kong mag-ishota ako, mabaho? Di ba kailangan mabango? Pero may mga babae gusto nila yung mukhang mabaho, ha? Oo. May mga ganun silang, ano, di ba? Bakit mo naman nasasabi yan? May nagsabi na ba sa iyo? May sinabi sa iyo. Gusto kita kasi mukha kang mabaho. Mukha kang mabaho. Alam ko, ibig sabihin ng mukha mabaho, parang ano, top. Yung gano'n. Yung parang galing sa ano. Pero si Robin Padilla, mabango yun, di ba? Oh, sobra. Naamay mo na ba? Oo naman, nakasama ko na yun. Laging mabango. So far, wala pa ako nakakasama sa trabaho na mabaho. Paamoy nga. Mahiya ako, di ba? Kaya pala hindi pa kita nakakasama. Oo, yun. Ano mga comfort food mo? Kunyari bukas bibitayin ka, ano yung isang dish na hahanapin mo na bago ako magpaalam sa malupit na mundo, ito yung gusto kong huling makaulayaw ng aking taste buds. Champurado! Talaga? Oo. May gatas? Maraming gatas! Champurado. May particular na paraan ba ng champurado may gusto ka? Yung totoong ano ay... Yung tableya talaga. Yan! Yung, may dilis, no? Na, no? Pwede, yeah. Sa tabi. Oo, sarap. Hindi yung instant, ha? Medyo matagal gawin parang yun. Gandang... So, madidelay ang bitay ko kasi hindi pa luto. Dali lang, oh. Ganda pa ng ano, totoong tableya. Okay, ginagano. Saan kagaling yung tableya? Yung talagang masarap na masarap. Meron sa... Supermarket. Hindi, meron sa China. No? Yung talagang mapait. Tapos talagyan mo ng gatas. Okay yan, kakao yun. Talaga, no? Oo. Okay na rin. Pag naglalakad ka sakali, sa mall, mga ganyan, in the event that you do have the time to do so, no? Natatawag ka na bang Eugene? Or tinatawag ka nila na Kimmy? O Dora? Or yung mga screen characters? Halo, halo. Halo, halo. Uge, Eugene, Tanging Ina, Kimmy, Dora. Dumating ba sa point na mainit ulo mo at parang may bumati sa'yo? Tapos parang kailangan mong umiti, gano'n. Ano yung pakiramdam ng gano'n? Hindi naman, hindi umiinit ang ulo ko sa mga... I mean, bad mood ka lang? Wala lang? Hindi ako lang malabas. Okay. Huwag ka na lang lumabas kung bad mood ka. Yan ang self-aware. Huwag ka na lang, you know, kung lalabas ka tapos bad mood ka, dinahawa pa sila. Ano kasi ako, fan din ako eh. Nung bata ako, pag nakakita ko ng shooting, tapos nginitian ako ng artista, hindi ko na nakalimutan yun. Okay, bilang panguling katanungan, I'm sure sinasabi mo lagi ito, payo mo sa mga gustong mag-artista, gustong marating ang marating mo. Right now, ang gusto ko sanang sabihin sa kanila is, please study your history. Please understand na nandito kayo because many, many people, important people, were here ahead of you. That's why you're enjoying it right now. Respect. Minsan kasi, medyo nababawasan ng value kapag ka medyo matanda na or hindi na masyadong lumalabas and then dadating sa set, nababaliwala na. Kasi minsan meron tayong mga batang artista na okay, sikat, maraming endorsement, hot na hot, na wala nang pagbibigay importansya sa mga naon. It is always very important that you acknowledge your history, the people who were here before you. And then you will understand saan ka pupunta. Kasi alam mo kung saan ang galing. Galing, galing.
Well said. Eugene Domingo, maraming salamat. Thank you! Alam niyo kung saan ako pupunta? Mamaya, sabunta niya ako sa PETA ngayon. Please wish me luck and best tonight. Puso kasi, lagot ka. Maraming salamat. Thank you. Good luck. Thank you, Wazak. Good luck, Wazak. Salamat po. What's up, 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 what